Ito naman, pag-usapan naman natin ang leptospirosis. Totoo po ba na hindi lang po basta ito nakukuha sa ihi ng daga? Yung ibang hayop din po? May ibang mga hayop, katulad ng kabayo, mga aso, minsan nagkakaroon sila ng leptospirosis. Dok, ba't kinanyo nyo ako nung aso yung sinasabi nyo? Ngayon, yun lang, sinasabi natin daga kasi yun ang mas marami sa ating kapaligiran. Diba? Ilan lang naman ang kabayo nakikita natin sa mga urban area. So, yung daga talaga. Ngayon, yung mikrobyo niyan, bakterya din yan. Ano? So, again, pag bakterya, pwede pong bigyan ng antibiotic, meron pong gamot. Ngayon, yung bakterya na yan, lumalangoy sa tubig. So, kung umihi yung daga sa isang sa lugar na may basura at nagbaha, tapos napailalim sa tubig yung basura, kakalat ngayon si leptospirosis, naglalangoy na siya dyan. So, habang lumalangoy siya, kung kayo naman ay lumublob sa tubig at meron kayong sugat, maaari po siyang pumasok sa inyong balat. Dok, ihi lang ba ng mga hayop o pwede din dumi ng hayop na kukuha yung leptospirosis? Most of the time sa ihi. Okay. Most of the time sa ihi ng daga siya. Oo. Kasi Dok, sa dami naman ng nakikita nating lumulusong sa baha, di naman lahat nagkakaroon talaga ng leptospirosis, di po ba? Pero sino po ba ang pinaka-prone sa sakit na ito? Okay, kung kayo ay may sugat kayo sa paa, at minsan hindi natin alam, may sugat tayo, nagpa-pedicure ka, hindi mo alam, may konting nakabukad dyan, ano? Oo, Dok. Uy, nakaka-pedicure ko. Baka biglang lumusong kayo sa tubig, hindi nyo alam na may sugat doon. Or, pag lumusong kayo sa baha, minsan may maaapakan kayo na magkakaroon kayo ng sugat. Diba? Kasi hindi nyo makita yung nasa ilalim eh. So, may lumulutang dyan, may lata, may bubog, kung ano man yon, masugatan kayo. So, ang importante talaga, huwag lumusong sa baha. Ngayon, kung kayo ay nasa lugar na bahain, dapat may dala-dala kayong boots. No, magsusuot kayo ng boots kasi yun lang ang makakaprotekta sa inyo. Pero, Doc, ano po yung paraan para maiwasan to, like vaccination? Walang vaccination sa leptospirosis eh. Pwede nilang gawin, pwede silang magbigay. Ginawa ng Department of Health ito sa mga nakaraang taon. Kung may isang lugar na napakaraming tao nagkakaroon ng leptospirosis, pwede po kayong uminom na ng antibiotic bago kayo magkasakit. So advanced na ka na? Oo. Advanced na para kung sakaling magkasakit kayo, hindi siya malala. So hindi siya prevention, pero isang paraan siya na hindi maging malubha yung leptospirosis kung magkaroon man kayo. Okay, copy. Okay. So para naman maiwasan yung mga yung mga nagtatrabaho or papasok sa eskwela, syempre hindi maiwasang lulusong sila sa baha. Anong dapat nilang gawin, Doc? Kay Doc ba dapat itanong to or sa barangay? Hindi. Anong pwede nilang gawin, Doc, para makauwi sila ng bahay nila? Okay, so sabi ko nga, yung unang-una, sana protection. Sana may dala kayong boots o may boots kayo sa opisina para kung na-stranded man kayo, dala-dala nyo pwede nyo suotin. Ngayon, kung hindi talaga maiiwasan, pagdating nyo po sa bahay, magsasabon talaga kayo ng mabuti. No, maligo ka agad, sabunin ka agad, pati po yung sapatos nyo, kung ano man yung sinuot nyo, kailangan linisin po at ibilad yon. Okay. Pero ito, ang tanong ko, siyempre, ito, sinasabi lang natin kung may baha, paano yung mga, kunwari, yung nasa bukid, hindi naman, pag running water naman, yung sapa, hindi naman pupunta doon ang mga... Pwede rin eh. Kung may dagang may leptospirosis, pwede rin. Basta't may tubig, maaring merong leptospirosis. Pero ang kadalasan talaga, sa baha, kasi nanggagaling siya doon sa basura, kung saan tumitira yung daga, kumakain sila doon, okay. Umiihi sila ron, ayan. Lahat na, stagnant, no? Na doon. So, ang mabuting pagtapo ng basura ay napakahalaga. Dahil ayan. Kapag hinayaan yung nakatiwangwang yung basura dyan, talagang inaakit nyo yung mga daga. At pag marami silang pagkain, nanganganak din sila, dumadami silang lalo. Ayan. Okay, so Doc, ano naman po mga sintomas na dapat bantayan sa leptospirosis? Sa leptospirosis, nagkakaroon po ng lagnat, no? Siguro mga 2 to 5 days later, merong lagnat, masama ang pakiramdam. Pero ang kakaiba sa kanya, yung mata, parang namumula, parang red or eyes, na orange. Parang orangey, lalo na yung dito, yung pagtiningnan nyo yung ilalim ng mata, parang nagiging orange siya.
So tapos, later on, pag malala na yung sakit, nag-iiba yung kulay ng pag-ihi, naapektuhan din yung atay. No? So maraming ibang nangyayari after. Pero ang unang nakikita natin, lagnat, tsaka yung parang kulay orange yung mata. Meron po bang remedy na pwedeng gawin? Home remedy po or first aid? Pag meron na po nun? Kung meron po tayo, kung lumusong po tayo sa baha, tapos meron tayong sugat, tapos nagkasakit tayo, pumunta na sa doktor. Kasi ang kailangan nyo talaga, antibiotic. At ang antibiotic po ay napakabisa. Okay. So, wag na kayong mag-antay or maghanap ng ibang remedy kasi very effective si antibiotic. Pero kahit po mainit tas hindi po tagbaha, pwede rin magkaroon ng leptospirosis? Si leptospirosis kasi nabubuhay siya sa tubig eh. At kumakalat siya dahil sa tubig. So, hindi likely na magkakaroon ka ng leptospirosis pagkat hindi ka nababasa. Kailangan niya ng tubig para lumangoy. Lumalangoy siya eh. Ay, ang galing. Swimmer. Napakilaban niyan sa kuan. Pang-Olympic pa. Saan nakakarating ah. Correct. So, dapat talaga agapan talaga natin, no? Pero meron din kasing case doc na ba yung, siyempre tayo sa mga sa mga bahay, yung mga pagkain natin, mas minsan may mga daga, ba, na stuck na yung pagkain, na ihian ba ng kuan dok? May ganyang case din kasi yung parang pinsan ko dok, inaihian yung pagkain. Kompletuhin mo na, ano doon? Nakinaihian yung pagkain dok, tapos hindi na namalayan, parang nakain pa rin nila yung bigas ba ata, tapos paghugas. Oo. Tapos nalaman na leptospirosis dok. Sa bigas. Pero walang tubig yun. Tok na iyan, nag-dry na yung ihi niya. Ah, so yung daga umihi sa pagkain. Yes. Bigas. Oo. So, ano yan eh? Pwede. Kasi nandun pa yung ano eh, nandun pa yung bacteria, yes. Kahit po hinugasan na yung bigas? Siguro, pag hinugasan, lalo siyang lalangoy eh. Diba? Kasi may water eh. So, dapat talaga tayong mga mamsi, mag-ingat din tayo. Yung mga pagkain na dami. Sarado ng mabuti yung mga lagay ng bigas. Yes. Tsaka bumili talaga, nung meron kasing hindi lang ba sa ano eh, 'di ba minsan nasa sakot at sinasara, bubutasin din ng daga. Dapat meron tayong mga rice dispenser. Oo. Doon naman sa ating mga kababayan na namamahalan sa rice dispenser, pwede. Balde. Oo, o di kaya sarado. Lata, 'di ba? Basta 'yung naka-seal talaga na kahit 'yung asawa mo hindi mau-open 'yung bigas. Hindi naman. Maganda.